Kaya magkakaroon daw ng bagong title ang It Bulaga. Eh, ito daw yung bagong title. Wow, Bulaga! Oh, yan na po ang bagong title. Wow, Bulaga! Dek, pasensya na po, nakita ko lang sa Twitter yan. Ha? Hindi po totoo yan. Ha? Joke po yan, joke po yan. Yan po talaga ang saysay. Yan po ang saysay ng topic na to, yung wow, Bulaga. Okay. So, abangan nyo po ang Wow Bulaga. Ang bagong barkada sa tanghali. Ayan. Hoy, seryoso yun ha. Seryoso talaga na balita na nagkakagulo sa It Bulaga. Tapos, alam nyo mga Pilipino, kanya-kanyang creativity. Nung nakita ko, sabi ko, nakakatawa to. Balita nga natin, Wow Bulaga. Nalugod-lugod. Totoo, sandali, linawin natin na ang joke itong Wow Bulaga. Pero yung talagang nagkakagulo sila sa 8 Bulaga, talagang totoo daw yun. Ha? Mismo si Christopher Min, medyo kinonfirm yun. Sa kanyang, naku, kaya nga sabi ko, sana, oh, kung ako ang tatanungin, Willie, huwag ka nang makisali sa gulo. Baka mamaya masisi ka pa. Oh, hindi, kasi kawawa yung ano, yung kusaka-sakali. Probably, pobreng makalaoy. Makalaoy. Si pobreng makalaoy, yan, yun tuloy. Pang candy na lang ang binigay. Hindi, alam mo, etong si, baka madamay ito si Willie kung sakaling pumasok sa Wow Bulaga. Kasi, siyempre naman, ano, iko-compare. Ang pangit niyan, yung ganyan. Iko-compare sila doon sa, ay, mas maganda yung dati. Ay, hindi, mas gusto ko yung ngayon. Ay, ang pangit. Parang ano, kasi alam mo, ganyan din yun pagka merong ex eh. Anong ex to naman ba, not by? O, kunwari, ex mo. O, diba, yung may ex ka, ex-girlfriend, o, diba? Eh, usually, tas magkakaroon ka ng girlfriend ngayon. Tapos, same barkada kayo meron. Iko-compare ngayon ng barkada mo. Pre, alam mo yung ex mo, mas okay yung ex mo. Tapos, alam mo yung ex mo, sa totoo lang, ano yan eh, mas friendly sa amin yan. Mas nakakausap namin yan. Parang gusto mo sabihin, eh di kayo na lang magpakasal doon sa ex. Nangingilam kayo eh. Di ba may mga ganyang kaibigan? Eh, kayo na lang makipag-usap doon sa ex, o kayo na lang. Pag nag-aaway, kayo na lang din. Isa may mga ganyan eh. Di ba? Kaya sa susunod, pag kayo, kukuha kayo, magpapalit kayo ng ex, dapat entirely different. Kung dati, babae yung ex nyo, ngayon gawin nyo ng lalaki. Para pagkakinumpir, malayong malayo talaga. Di ba? Lorna Guevara, thank you very much. Oh, Bea R, salamat po sa mga pampakapi nyo. Sabi ni Boss Dada, affected to si Boss Dada. Mas maganda yung It Bulaga, si Vice ang bida, ah. So ano na yun? Gandang Bulaga, ganon. Di na po EB yan kung wala na. Hindi na, WB na ngayon. It's Bulaga. Ah! Oh, galing ano. It's Bulaga. Efren Emboldo, maraming salamat po. Thank you very much. Oh. It's showtime. Oh, pwede, pwede. Galing niya talaga. Hindi, pero ito ah. Seriously, lagyan natin ng nakakaanong ano. Seriously. Dapat si Tito Vic and Joey magpasalamat. Lahat ng mga artista ay magpasalamat.
Hindi kasi baka mamaya sabihin na naman nila hindi nagpapasalamat sila ano eh. Eh wala mo mag. Etong si Ogie Diaz, babanat na naman eh. Ay nako. O next trap topic na nga tayo. Hindi alam mo, ito seryoso. Ito seryoso na bago tayo matapos diyan sa topic na itbulaga. Let's just wish them well. Alam mo kasi nakakalungkot. Ito hindi biro, 40 years. Imaginein mo, 40 years ang Itbulaga. Marami sa atin, elementary pa, nanunood na niyan. Oh, tapos hanggang ngayon, nakapagtrabaho na at kay lahat, nagkaanak na kay lahat, yung anak niyo na nanunood. Ganong kalupit. Di ba? Ang lupit yan. As in, marami kang ano dyan. Even yung sa mga artist, marami kang matututunang style sa kanila. Lahat ng... Kasi ano eh, bibihira ang programa tumatagal. Unless, katulad ng probinsyano na sinasadyang patagalin kahit wala ng rating, pinapatagal pa rin. Oh. Yung Little Miss Philippines nga, napangasawa pa ni Vic yung... Oo nga. Lupit doon. Grabe. Kaya ng idol na mga ano yan, mga kalalakihan niya si ano, si Vic Soto eh. Pero nakakatakot yun. Honestly, nakakatakot yun. Kasi mantangin mo, pwede pala yun. Yung hindi pa pinanganganak. Yun ang mapapangasawa ko, hindi pa pinanganganak. Alupit. Saya Michael, maraming salamat. Hindi, at saka isa pa yan. Nakapag-produce pa silang ng magaling na singer at artista, si Aiza. Alam mo, ito walang biro ito. Ah. Si Aiza Siguera ang isa sa pinakanakita kong performer na may buong-buong puso. Alam mo yon, kulang na lang umiyak habang kumakanta. Ang galing-galing. Tapos talagang perfect notes ito si Aiza pagka kumanta. Yung hindi mo aakalain na maliit siya, na ganun ang itsura niya. Pero pagka once, kasi napanood ko na yan, ilang beses na nakasabay namin yan sa isang concert. Ang galing-galing talaga. As in, kahit puro drama yung kanta niya, I mean yung talagang madrama, mapapanood mo eh, ang sarap eh, ang sarap matulog. Totoo, ganun ka ano eh, yung emotion. Pagdating na panahon, ang aksan ay... Oo. Ha? Mas magaling si Ana Ruth. Hindi ah. Christine May Pastores, maraming salamat. Si Aya Michael, thank you very much. Si Jericho Rosales, tingnan nyo na. Ang daming mga ano, no? Mga kayo. Tony Gonzaga. Oh, ay, grabe. Galing. Oo, totoo. Si Aiza ang unang Moira. Ay, oo. Tama. Ay, galing mo, Boss Dada. Yung Aiza, yan yung mga panapanahon natin. Si Moira, yan na yung bago ngayon, eh. Diba? Yan, tama. Hindi, actually, marami pang, ano, marami pa napasikat. May isa lang hindi ako gustong napasikat nila, eh. Kwentuhan nga tayo sa Itbulaga ngayon. Anyway, wala naman tayong topic ngayon actually. Achiche, yun. Sino ang pinakagusto ninyong napasikat ng Itbulaga? Na artista. Kanya-kanya opinion to. Walang mali. Sino ang pinakagusto ninyong artista na na-produce at talagang magaling? Ako si Aiza, isa sa pinaka nagalingan ako. From a comedy... Ang galing ng kanyang ano ng tawag dito, transition sa lahat, from comedy, naging singer, dati siyang ano, ngayon iba na siyang ano. Talagang transition. 'Di ba? 'Yun ang pinakamalupit, walang tatalo sa transition ni Aiza Siguera. Talagang 'yun. Si Francis M. Ah, oo, 'yan si Francis M. Correct ka diyan, ha? Banat by Bagong Wali. Huwag naman ganun, mahirap yun. Na ano yun eh, na iskandalo yun. Baka mamaya eh, huwag ganun. Chitae, ay oo. Si Rene Requestas, ano? Sayang si Rene Requestas. Kasi ano yun eh, ewan ko, paano ba, bakit ba namatay si Rene Requestas? Sa abdo? Hindi ko alam. Sumali ako dati ron sa mga kababayan. Talaga, natalo ako. Mga kababayan po! Grabe yun, ano? Ang lupit nyo. Da-da-da-da-da-dan! Mga kababayan po!
Oh, sino pa? Si Aisha, si Alden at si Maine. Ah, medyo bago na yan. Medyo gurang na ako nung sumikat si Alden at Maine. Hindi ko na napanood. Yan, time na yan. Hindi na ako nagigising ng tanghali niyan. Si Michael B. At saka si... Oo, tama ka dyan. Si Michael B. Isa sa pinaka-bright na... Actually, siya nga din ang ano eh, ang masasabi kong sumusunod sa yapak ni Joey De Leon eh. Isa sa pinaka-bright na artista, pinaka-creative, pinaka masasabi kong may talent eh si Michael B. Oo, galing nun, panalo yun. Tama. Si Alice Dixon. Ay, oo, oo. Si Unga Ayala, yun, ah, oh, pwede yan. Yung, ayun ba yung, oh, tama, oh, baka madali tayo. Ah, si Julie at San Jose? Itbulaga yan si Julian, si Julian. Alam mo, isa yun sa mga favorite kong singer, lalo na nung kinanta niya yung dog, 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 dog. Alam mo yun? Look at me now. Look at me now. Look at me now. Look at... Yun, yung ganda, ang galing nun, si Julian, oh. Idol ko yan. Isa yan sa mga favorite na singer ko, si Julian. Sa, si Da... Si... Si Da Horsey. Si Connie Reyes, oo, oh, oh, tama, tama, tama. Grabe si... Ang dami, Jessa Saragosa. Oh, Julia Clarete. Super Serena, oo, 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 tama. Ah, sumali sa Little Miss Philippines si Julian? Di ko alam. Napanood ko na lang kasi siya dun sa cover niya nung, ano, eh, nung song na rap eh. Pauline Luna, ay, Yo-Yo Billiam eh. Ay, grabe naman. Ang tatandaan nyo na, ha? Si Bayani, Agbayani, dyan din. Uy, lupit, ha? Alan K, ayan, oo, ah. Gladys and the Boxers with K. Oh, diyan sila nag-away-away. Oh, dat, hindi nyo ba alam? Dati, magkasama si Gladys Guevara at saka si Kay. Oh, dati yan. Gladys Guevara with Kay. Tumutugtog pa yan sa Ratsky nun. Oh, eh, tapos, di nagkasundo. Yun. Ding Dong Dantes. Ang lupit naman. Street Boys. Naku, yan. Yung mga patalon-talon yan, di ba? Oh, grabe. Cindy Corleto. Ay! Crush ko yan si Cindy Corleto. Mga pang matatanda ka na talaga. Diego Latig. Si Catriona Gray, hindi naman ata. Ah. Juday, Little Miss Philippines, Gladys Reyes, Michael B, Gaya-Gaya Puto May. Ay, grabe. Dami. Ay, yung lupet. Sino ang pinakaayaw nyo na sumikat dyan? Alam mo kung sinong pinakaayaw ko? Eto, ah, sasabihin ko sa inyo, meron akong pinakaayo na sumikat dyan. Huwag nyo na lang pangalan, kasi kawawa naman yung bata. Christine May Pastores. Uy, yung mga taga-Japan talaga. Bongga. Hindi, meron dyan yung batang, ano, batang nambabara. Hindi ko gusto yun. Yung batang pasaway, hindi ko gusto yun. Sorry, ah. Kasi, ano, pag feeling ko, parang tinotolerate nila yung pagiging masaguti ng bata. Eh, nanonood yung mga bata, eh, ginagaya tuloy na parang okay lang ang maging sumasagot, di ba? Huwag yun na nga banggitin, binanggit ko pa. Hindi mo na alam yung boss dada. Sana ano, sana wag mga ganun kasi hindi magandang ano eh anuhin ng mga bata yun, di ba? Matututunan nila na sumagot-sagot sa mga nanay, sa mga magulang. Hindi ko gusto yun, ha? Oh, anyway, pag-usapan naman natin, iba naman ang pag-usapan natin. Pag-usapan natin itong eat bulaga. Hindi. Achichi. Achichi. Alam mo, ibang-iba na talaga ngayon. Ano? May kanya-kanya na talagang ano, style ng entertainment. Eh. Nandito na sa social media. Achichi.